Yan, anong gusto mo? Tinapay o bread? Bread. Bread ako. Sige, bread. Tinapay o bread? Ako lang, sumagot. Bread! Welcome back to our vlog, and today magluluto po tayo with, of course, my mommy. And ba? Saan yung nanay ko? Dito lang kanina yun. Ma! Ma! Woohoo! Ma! Ma! Saan ka na? Mama! Ay, ayun. Mama, ingay-ingay mo. Inaayos ko nga yung gas doon sa ilalim. Kasha, baka may... ano, kala mo naman, uulan, may sinampay? Nagkasha ka doon? Inaayos ko yung tangke nga, di ba? Oh. Hindi ba nagkasya dyan? Ang liit-liit ng spasyo niya. Ano ba, hindi ka ba na-inform? May mall sa ilalim ng bahay natin? Kaka-loka. Ganun kalaking bahay natin, no? Alam ka na isa ko ilalagay yung tangke dito sa ibabaw. Ano ba yun? Sabi ko nga, ito kasi magluluto tayo sa saka na pupunta. Alian mo na. Okay. So, ito na nga. Magluluto tayo, di ba? Kasi yung nakaraan nating vlog, diba nagluto tayo doon ng yung ano yun, yung paborito ni Lola mo, yung mais, yung swam. Oo, yung swam. Diba? Kaya pag naalala natin sila, yung mga comfort food na nagpapasaya sa atin na niluluto nila, di ba? Yes. Yung alaalang na iwan nila sa atin. Di ba? Yun. So, yun ang kay mama sa Lola mo, yung niluluto niya na yung ginisang mais na niluto ko din. Ang lulutuin natin ngayon ay kalyos na kung saan ay ang naalala ko naman dito ay ang yung Lola. Si ang tatay ko po ay Dugong Ilonggo from Zaraga. Shout out sa mga taga sa Zaraga, sa Iloilo. Hi. Yan. Si father ang madalas nagluluto nito, ng kalyo. So, pinanonood ko lang nung bata ako. Ganyan lagi ako ano. Pag nakakaluwag-luwag kayo. Eh. Pag nakakaluwag-luwag, yan. Sa part na gagamitin natin ngayon is itong ox tripe. Tripe. Yan. So, ito ang sasabihin ko lang sa inyo. No? Dapat po hindi... huwag kayong tatamaring linisin. Huwag kayong tatamaring linisin to kasi nga may aftertaste pag tinamad tayo. Ito pong part ito. Yan. Dapat yan, ito, yan. Both yung harap at saka yung likod po, kinakaskas natin ng kutsilyo yan. Ginagano ng kutsilyo. Ba, nakalatag yan. Pag isang buo pa siya. Pak. Tapos gaganunin mo ng asin. Lalamutakin mo pa ng asin. Tapos gaganunin. And then, pag pinalambot mo na siya, lalagyan mo naman ng maraming paminta, luya, at saka sibuyas. Tapos, pagka ano, tapon ulit. Tapos, laga ulit. Ganon. Para wala talagang aftertaste. Kasi nga, eto na nga ang chika. Siyempre, hindi natin papangalanan. Diba? May isang Spanish restaurant. Diyan sa BGC, nakakinainan. Ang mahal pa naman. Pero in all fairness to them, no? Yun lang naman, dun lang naman sila nag-failed sa kanilang kalyos. Mapanghi. Hindi ko alam bakit mapanghi. So, ibig sabihin, pag may panghi, pag may aftertaste, hindi magandang pagkakalinis ng ating ano, ng ox stripe. Hindi magandang pagkakalinis. Sayang, no? Ang ganda pa naman ng pwesto niya, ang ganda ng ano. Now, ako ay wala pa po akong restaurant. So, sobrang dream ko po talaga magkaroon ng restaurant. Sabi ko nga, kung yung nangarap kayo at natupad, answered prayer, alagaan niyo yung mga recipe ninyo, alagaan niyo yung mga menu na binabalik-balikan sa inyo. Yes. No? Kasi kung sa umpisa, nasasarapan, binalik-balikan kayo, and then pagka napabayaan niyo na yan, pinagkatiwala niyo na sa ibang kamay, nawawala yung, ang tawag doon na? Quality. Yung lasa, yung reason bakit kayo binabalik-balikan. Diba? Kaya dapat tutukan talaga. Yan, so, yun, that's the secret of ano talaga, diba? Ako, di pa po ako restaurant owner, pero kung sakali na dumating yan, talagang die. Tutukan ko talaga yan. So now, siyempre yung kalyos ko, magbabalik din po uli yan sa aking nakaabang na negosyo na naudlot dahil dun sa chos! Okay, so magbabalik po yan, yung aking mga gourmet Toyota na pa. At saka yung kalyos ko, babalik po yan. At saka yung baked salmon. At yung ating roasted chicken. Diba? Ang dami na nagtatanong sa akin noon, kailan daw babalik yung chicken. I know, chicken. Right? Inaayos na po yung likuran. Mamaya, papakita ko sa inyo po yung tsura ng aming likod bahay. Naka-ready na po likod bahay. Yung ating production area.
Yan, dyan po. Yes. So now, balik na tayo doon. Ito na po, magluluto tayo ng kalyo. Siyempre, anak, sabihin mo na ang mga sangkap natin sa kalyo. Ayan. Okay, for today, ito ang ating ingredients. Of course, we have the tomato sauce. Pakadaming garlic, syempre. Garbanzos, tama. Yan. Black olives. Wala na pong ano yan, seeds sa loob. Pitted na siya. Spanish chorizo. So, ihiwa-hiwain natin yan ng maninipis into bite size, of course. Ang ating ox, tripe. And then, ang ating last ingredients ay olive oil and, of course, salt and pepper. Pasuyo nga apron. Sige. Ito. Yeah. Ito. Salamat. Ayan. Gusto mo ba mag-apron din? Sige, okay lang ako. Ikaw na magluluto. Bili ka, ano ka ba? 350 lang. Binentahan yung anak. Oh, aray ko. Parang di pamilya. Aba, syempre, di ko negosyo. Wala pa may pamilya sa negosyo, no? Bato ko at ganito. Kasi nga, nangiilang ke. Sorry. Oh, pasok mo dito. Meron pala, yan, okay. Ganyan. Tapos, nangiilang, wala namang. Yan, oh. Gano'ng kahigpet? Ano to, gown? Corset. Yan, oh, sige. Ayan. Ready. Ito lang. Syempre, gagamit tayo ng, ang bigat. Ang bigat naman ito. Okay. Ito tayo ng ano. Ito na. Itong chorizo, hiwain ko na ng maliliit, ha? Alin? Yung chorizo natin. Ano? Hiwain ko na. Hindi. Kung gusto mo, ikaw hiwain niya. Sige. Ayan. Gusto natin ating kalang. Gagamit tayo ng olive oil, syempre, para mas, ano. Kasi yun naman talaga original talaga recipe ng ano na. Olive oil po talaga ginagamit. Pero I think, kung wala namang ano, pwede naman din gumamit ng mga ordinaryong oil. Now, yung ating pong Spanish chorizo kasi, kung nakikita ninyo, nakababad na po siya sa oil. So, hindi natin isasama yon. Alisin natin siya. Hiwain lang natin, pero hindi natin hindi kasali yung oil na pinagbabaran dahil nagagamit tayo ng olive oil. Yan, no? Pero itabi nyo to, kasi parang pwede rin yung magamit yan sa mga panggisa-gisa, di ba? Pang omelette, mga ganon, pwede yan. Huwag masyadong maliit, anak, baka maging sisig naman. Nadudurog na. Kaya nga, huwag masyado. Kasi nga, nadudurog na siya. So, yan. Masyado siyang malambot, actually. Yan. Kasi, tinry ko to, yung brand na to, titignan natin kung masarap. Kasi yung ginagamit ko talaga, yung isang klaseng brand, di ba? Oo. Na hindi nakababad. Yung naka-vacuum sealed. Yung naka-vacuum sealed. So, tatry lang natin to kung masarap to. Pag hindi, huwag tayo mulit. Eto na, uy, mainit na siya. Mainit na. Napupunan ninyo, no? Di ba maraming garlic na buo-buo? Masarap siya kasi ng ganyang karami, no? Nang buo-buo siyang ganyan, masarap. For some reason, pag naluto yung garlic sa olive oil, nagiging manamis-namis siya. Sarap, no? Mm. Madali lang naman itong lutuin kasi nga, napalambot naman na natin yung ating tripe. Yun. So, gagawin lang naman natin yung gisa. Tapos, yung paglagay po ng tomato paste or tomato sauce is optional lang po yan. Nakita ko minsan, si Papa gumamit po siya ng dried tomatoes. Hmm? Yun ang ginamit niya. Talaga? Oo, dried tomatoes yung ginamit niya. Pwede pala yun. Parang ano, well, iba naman tayo ng ano, so yeah. Pwede ka mag-experiment and everything on it, na? Okay, so maglagay na tayo ng ating isang farm na garlic. Bakit ba? Gusto ko maraming garlic eh. Diba? Mura garlic ngayon, kaya samantalahin na natin. Yan. Pwede nyo rin pong hiwa-hiwain kung gusto ninyo. Yan. Pero ako kasi gusto ko yung ganitong buo-buo siya. Yan. So, hintayin natin na medyo golden brown ng konti. Tapos, si Lolo dati, nakita ko, di kakain na siya ng, ano, di ba? Kakain na ng talyos. Bago siya kumain, bubuhusan pa niya ulit ng another olive oil bago siya kumain. Olive, kasi nga, sabi niya, ano is, olive oil naman daw is, ano, good oil. Ayan, sige, so gisa-gisa tayo. Pag nakita nating medyo gumagolden brown na yung ating bawang, at aamoy mo na siya, bango na siya, ganun. Ayan, maganda na yung kulay. Gumaganda-ganda na yung kulay niya. Pwede na tayong maglagay ng ating... Sumpang dagdagan pa ng garlic o tama na to? Tama na yan? Pwede pa? Oo. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Mag-garlic kami eh. Oo. Itong bahay na to, hindi talaga nalapitan ng aswang tong bahay na to. Yan, garlic. Pag nagluto kami dito, sobra kami sa garlic. Yan. Masarap to. Nung una, takan pa ako. Sabi ko, pa, hindi yan yung garlic mo. Wala pa
yan, pangdikdik. Sabi niya, hindi, masarap yan na ganyan kabuo, tapos pipigain mo yung ganun sa kanin. Sarap daw. O kaya sa bread. Yung iba naman sa bread, sa bread. Bread nila inaano. Sa baguette. O, sa baguette. Sarap. Dinudurog yung garlic doon mismo. Yan. Yan, 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 yan. Alright, so ayan na, maganda na yung kulay ng ating bawang. Medyo nag-golden brown na siya ng very, very light. At ang bango na niya, ilalagay na po natin ang ating gwalya. Yan. Ito ka na. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Oops, halo, halo, halo. Ayan. Halo, halo. Again, nasa sa inyo po yan kung anong klaseng ano ng bawang ang ilalagay niyo dyan, ha? Yun. Mamaya, pwede ko pang dagdagan to ng olive oil. Mamaya, dadagdagan pa natin ng olive oil. Masarap kasi talaga to sa kalyo si may ma-olive oil. Eh. There you go. Nangihigop ng mantika itong ano. Tuwalya. Oo. Tapos, ayan, pagka natin, ilalagay naman natin yung ating tomato sauce. There you go, ladies and gentlemen. Para maaga natin ilagay para matuto, mabuti, at iwas siya sa panis. Spanish editos. Ah. Ikaw, pinag-aaralan mo ba to? Oo. Pag ito'y nagluluto yan, tinatry kong i-absorb yung kung paano yung way niya sa pagluto. Para syempre, yan. Sa mga susunod na henerasyon, di ba? Henerasyon, mailuto natin. Oh, sino wala agad yung mantika? Nawala agad yung... Saan pupunta? Butas ba? Nawawala yung olive oil. So, lagay na naman tayo ulit. No? Masarap naman talaga kasi ang olive oil. Yan, yan. Lagay tayo ulit. One. Yan. Halo-halo. Tapos, pwede mo nang timplahan yan, anak. Pwede nang na salt and pepper. Ngayon, kung meron kayong ibang gustong klaseng itimpla, then do it. Diba? True. Diba? Why not? Kung gusto nyo ninyo nang may mga buyon, then go ahead. Lagyan nyo. Yan. Salt and pepper to taste. Chuchu. Ang cute ng lalagyan, anak, no? So, alam mo na, pag hindi ako nakakatulog, alam mo na ginagawa ko. Online ng online. Order ng order ng mga kung ano-ano sa online. Oo, araw yan, may dumadating. Grabe. Oh, tapos? Yung mga alas dos na, nag-ano pa, nag-add to cart. Pag di ako makatulog po, nag-add to cart. Pero ano naman, pang bahay, mga gamit sa bahay, yung mga kung ano-anong... Ito, pang... May ito! Oh, di ba? Nagagamit natin sa pagbablog yung microphone na to. Hindi ako basta add ng mga walang saysay, di ba? Nagagamit natin, churot. Oh, di ba? Oh, dun sa ano natin, sa ating house tour, di ba? Yung mga chandelier natin, saan ko ba pinagbibili? Oh, Murachis Eches Garban Sauce. Ano yung nabili mo na, ano, yung... Okay. Yung shark ba yun? Ah, eto na. Unang, bago-bago pa lang yan. Bago-bago pandemic pa lang yan. Pandemic yun eh, pandemic. Oo, pandemic. So, bago-bago pa lang nauuso yung mga add to cart na mga online shop na yan. Order ako ng ano, ng shark na laruan. Ganito kalaki. Ganito kalaki. Tapos pag kinikiliti mo yung gumaganon. Gumaganon. Ay, bibili ako nito. Ganyan. Hoy, dumating na. Siguro after ano, mga 1 week, dumating. Ay, sabi ko, bilis na mo. Wow. Magkano yun? 2,900 ha. 2,900 ha. Tandaan nyo ha, 2,900. Kasi ganito siya kalaki. Tapos ano siya, gawa sa silicone. Tapos pag kinikiliti mo, gumagalan yung pating. So ito na, dumating na te. Dating na. Ayan na yung ano. 2,900. Abot. Pag abot sa akin yung box, ganito kalaki yung box. So umalis na yung mama, umalis na. Ano to? Dahil pagbukas, pating nga, nalaruan na ganito kalaki. Yung matigas yung pagka-plastic niya, yung pag hinampas ka 1 week kang comatose. Tunay ano to? Matigas? Tunay? Galit na galit ako, Dai. Galit na galit ako. Lang, hindi ko na mahahabol yung mag-deliver. Well, hindi naman kasalanan yung mga nag-deliver eh. Siya tagal-deliver lang naman, di ba? Yung seller, mga impacto na-scam. Kayo, na-scam ako. Scammer. Madalas naman ako na-scam. Diyan, may in-order ako na tawag dito.
Anak, may isa pa akong in-order. Alin doon? Parang divider na lalagyan ng mga shampoo. Parang yung mga ginagamit sa parlor. Lalagyan ng mga blower, lalagyan ng ano. Ah, oo. Yung hinihila-hila. Ah, yung may gulong. Basta yun. Parang trolley na tatlong layer, apat na order ako. Diyos ko, alam mo, kilala ko din ko sino isa pang singer na ano niyan, dalawa. Si Jed Madela, isa pa yan. Parang huwag kami in-order. Dahil pagdating ganito kalaki lang niya. Laruan. Ano to? Magkano yun? Diyos ko, 1-4. To, duwende? Oh my God. Duwende ba yung order? Na duwende. Diba? Ano to? Kung sa duwende, ano na yun, 10-wheeler truck na yun. Diyos ko, dumating ka yan, si Jed Madela na ano rin yan, diba? Na Echos Garbanzos din yan. Ayan. Let's put na the Spanish chorizo para pang dagdag kulay. Lagyan na natin. Ganda ng kulay. Oh, ne, oh. Pak. Oh, ugasan mo na agad-agad dyan, anak. So, ganon. Titignan natin kung magandang klase itong chorizong nabili natin. Kasi... Mabilis maduro. Oo nga eh. So, kasi nakababad siya sa oil, anak. Oo nga eh. Lumambot siya. Yung isang original na ginagamit ko talaga ever since the world began, yung naka-vacuum pack. Ever since the world began. I remember the world was so young. Lolo, let's dance. Di ba? Alam mo kung anong commercial yon? Hindi. Gatas yung gatas. Look at my mom. Ha? Ano yun, anak? Hindi yung alam. Just ko sabihin comment below. Down below. Ano comment down below. Comment down below kung ano yung commercial na yon. Kasi ako hindi ko na, hindi ako makarelate. I remember yesterday. The world was so young. Ganon. Sometime oh with grandpa. Ganon. Oh, abangan mo yung mga comment nila kung ano yan. Look at my mom. Is that you, Lalo? Yes. Look at my mom. Ganon. Oh, dahil hantayin mo na lang yung mga comment kung ano yan. Ko alam. Oh, eh, wala. So anak, sige na, tikman mo na to. Titikman na po ni May, ang ating chef from Mamahaling School. Hello? Na hindi ko po afford nung, ayan, tikman mo na. Ah, oh, sige. Mais ka ha. Anong kulang? Asin, paminta, ano ba kulang? Kineso. Teka, ang lalaki ng tripe. Yan. Kasalanan ko? Okay. Maliit lang. Kasi masyadong mainit. Ayan. Sige, hipani mo. Tignan mo ko anong kulang. Asin. Asin? Yeah? Oh, kulang sa asin. Okay, lagdagan natin ang asin. Asin lang talaga, kulang ha? Asin lang. Okay, yan. O, oh, yan. Pak-pak. Yan. Kasi parang kulang ba sa medyo tomato na lasa? O, oh, edi, bukas ka. Actually, yung ang optional lang naman yung tomato, yung original na si recipe talaga ng lolo mo, nakita ko, bukod sa dried tomato lang ang nilalagay niya, hindi naman talaga. Oo. Yan. So now, oh, nalagyan natin ang asin. Gusto mong tikman ulit? Okay na yan. Oh, yan ha. Sinabi nyo ha. Oo, tiwala na ako. Ilalagay na po natin ang ating... Garbanzo. Garbanzo. Mas pamparami, pamparami. Kasi marami kami dito, mami. May mga magte-take out pa po yung mga behind cam. Magte-take out yan. So, kaya dinadamihan ko po talaga yung mga... Balutin. Saho, ganyan. Para, balutin mo ako. Para mga pang-sharong kuneta, ganon. Sabagay. Diba? Yung olive po na to ay na may alat na rin, kaya medyo ingat-ingat na rin tayo. So now, ilalagay. Dapat talaga ito green and black olives para maganda namin kulay. So wala pong available na green. So black na lang po ang nabili ko. Yun. Maganda natin yan. Yan. Mukhang okay na to, te. Yung bango. Bango, no? So, ayun na nga. Tapos si lolo mo... Pagka Pasko lang kami nakakapagluto nito, Pasko, ayan, pag nakakaluwag-luwag, ganon, diba? Pero, hindi talaga kumpletong ganito yung sahog. Kasi syempre, kung ano lang yung mga kaya ng budget, uh-oh, no? Wala namang olive oil, dahil mahal. Uh-oh. Wala namang olive mismo na bunga ng olives kasi uh-oh, mahal nga, diba? So, yung chorizo. Yung chorizo, pinaglalaanan talaga ng lolo mo yan. Kasi sarap daw talaga may chorizo ang kanyang kalyo. Ayun! Game. Ako naman ang titikin. Ayan, yan, 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 yan. Yun, yan. So, yung garlic. Patikim ulit. Oh, tama lang eh. Pwede na, di ba? Pwede na. Sabi sa'yo eh. Kasi nga yung olive, na, may ano na yan. May alat na yan. Di ba? Right? Okay. Patay na natin. Gusto mo, tinapay or kanin? Tinapay. Ayan, ha? Ayan. Nagulat naman ako. Sandali. Kasi pag ano ko, pag ano ko, ano agad. Ayan, hiwain mo. Namiss mo ba yung tinapay?
di ko makain tinapak kasi diet ka. Oo nga. Diet nga. Ka. Kanang ano, sige, yan. Dali, maglilagay na tayo dito ng ating kalyo, ha? Yan! Yan. Look at this. So, eto nga, ang comfort food from my tatay, ang kalyos. Sarap. Yan, bongga. Hindi ako makapagsalita eh. Sana, aya. May natutunan kayo sa amin ngayong araw na to, lalo na yung mga nag-uumpisa palang magluto. Mm. Tapos, mag-like and mag-subscribe na rin kayo. Hi, Maria! Come here, darling. Hi, darling. Come here. You wanna try the kalyos? No. Gulay lang talaga gusto niya. Gulay. How about the bread? Bread. Hmm? You say, hi, everyone. Say hi. Please. Sa kamay mo. Please like and subscribe. Come on. Wala nang boses. What happened to your voice? What happened? Hmm? Mag-concert ka ba? Please. Please. Like. And. Ayan. Paos. For bread. Paos siya. Sarap. Kain na po. Dati ate siya. Thank you. Senior. Thank you everyone. See you next time. Bye-bye.